Good morning! Today is October 12 at nandito pa rin kami sa Osaka ngayon. And this time, kasama ko na yung dalawa kong mga soy. May a-attendan kaming event ngayon. At habang nagpe-prepare, nanonood pa nga kami nitong Dollhouse. Trending kasi itong movie na to ngayon, kaya pinanood namin. At hindi nga kami nagkamali, sobrang nakakaiyak siya. Konti na lang yung oras namin mag-prepare, pero pinatapos pa rin namin yung movie. And ayan, tapos na ako mag-makeup at ngayon kumakain naman kami. Bumili si na Kevin ng KFC. By the way, nandiyan lang sila sa kabilang kwarto. Napaka-thoughtful nitong Hotel Monterey na tinuloyan namin. May pa-letter and cookies pa sila. And yes, tama kayo nang nabasa. Happy wedding! And today is my wedding day. And here's my final look. And ayan, nagkita na nga kami ni Kevin after namin gumayak. And papunta na kami ngayon sa Philippine Embassy dito sa Osaka. Dito lang kami nagstay sa katabi niyang hotel para malapit lang yung lalakarin. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na kami. Hindi talaga ito yung original na plan ng wedding namin, pero ganun pa man, masaya ako kasi ikakasal na kami. Binibiro ko pa nga siya dyan, natatakbo ko. Kaya ganyan na lang yung hila niya sa akin. Paakyat na kami yan, papunta sa Philippine Consulate. And sila yung mga kasama namin sa kasal at mga witnesses na rin namin. Si Kuya King, si Icid, si Joe, yung taga-video. Thank you, Soy, and si Kuya Stephen. Pagdating namin, halos walang tao dito sa consulate. And sinecheck na nga yung schedule namin. After mga ilang minutes, pinapasok na rin kami. And dito na-meet namin yung sobrang bait na consul na magkakasal sa amin. Pinecheck na rin sa amin yung mga documents kung may mga malibang entries. And ayan, nag-start na yung ceremony. Ang dami rin naming tawanan sa mga oras na yan. And eto na yung exchanging of vows. Mauna magsasalita si Kevin. Maiksi lang yung vows niya, pero sobrang natouch ako kaya hindi ko talaga napigilan umiyak. Burang-bura na nga yung makeup ko nung time na yan. And ngayon, turn ko naman para magbasa ng vows. Kung anong iniksi ng vow ni Kevin, ganun naman ang hinaba ng sakin. Nasobrahan ko pa nga ata. Itong si Soy Icid, may nakaready pang tissue. At umiiyak nga ako habang binabasa ko yan. Ganun pala nakaka-overwhelm kapag nagpapasa ng vows. And after noon, yung pagsusuot na nga ng rings. At kamuntik pa nga maiwan ni Kevin yung mga rings sa hotel. Ewan ko ba kung bakit nung time na magkikiss, nagkakahiyaan pa kami. And syempre, para makumpleto ang kasal, magsasign na kami ng mga documents kasama ang mga witnesses. Isinama ko na nga rin pala dito yung ibang mga pictures namin noong kasal. Salamat sa panonood. Bye!